lamang ang aming mga pangangailangan. Nasa ikalawang baitang ako nang mapagpasyahan ng aking nanay na ilipat ako sa paaralang ito mula sa isang pampribadong paaralan. Hindi naman naging mahirap para sa akin ang pakikisama sa mga bago kong mag-aral at guro dahil isang paslit pa lamang ako noon na ang tanging angad ay ang makipagkaibigan at mag-aral ng mabuti. Lumaki ako na hiwalay ang aking mga magulang. Hindi ko nakilala kung sino ang aking ama. Lumaki rin ako na malayo sa amin ang aming nanay dahil kailangan niyang magpunta ng ibang bansa upang doon magtrabaho para masuportahan kami. Malaki ang naging sakripisyo ng aming nanay dahil kailangan niyang gampanan ang papel ng isang ama at ina nang sa gayon, maging maayos ang lagay ng aming pamilya. Ngunit ganun pa man, punong-puno naman ng pagmamahal sa amin ng aking kuya, ang aming mga tito at tita, lalong higit na ang aming mga lolo at lola. Kulang man kami sa aming pamilya, kumpleto naman at labis-labis pa ang natatanggap namin pagmamahal at pag-aaruga. Kailangang magtiis kami ng aking kuya na malayo sa amin ang aming ina na siyang nagtrabaho sa ibang bansa. Napakahirap isipin na wala na nga kaming ama, malayo pa sa amin ang aming pinakamamahal na ina. Inay, ang karangalan ko pong ito ay iniaalay ko sa inyo. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa pamamagitan ninyo. Hindi man po ito sapat upang ikanti ko sa lahat ng pagsasakripisyo nyo, pero alam ko po na mababawasan sa mga oras na ito. Mga kapwa ko nagsipagtapos, tunay nga na malaki ang naging sakripisyo ng ating mga magulang. Naway huwag nating palampasin ang pagkakataong ito upang sila'y pasalamatan. Sa aking mga naging guro, na malaki ang naging ginampan ng papel upang makamit ko ang tagumpay na ito. Maraming salamat po. Sa aking mga kamag-aral at kaibigan na kasama ko sa bawat ngiti at lungkot ng aking buhay, kayo ang nagpapasaya sa sandaling pagtigil ko. Diba ang ating mga kulitan ay lagi kong maaalaala sa ating paghiwalay? Ngunit ang pagtatapos ay hindi katapusan ng ating paglalakbay. Alalaong bagay, ito ang simula ng ating panibagong pakikipagsasalangan sa buhay. Kaya sa bawat pakikibaka, huwag nating kalilimutang magpasalamat sa Poong may kapal na siyang nagbigay buhay sa atin. Sa ating mga magulang na hindi biro ang naging sakripisyo upang tayo mapag-aral. Sa ating mga naging guro na hindi lamang pagbasa, pagsulat at pagbilang ang tinuro sa atin, kundi sila rin ang naging pangalawang buwan.